Hi, good morning everyone. Good morning Easy family. Wow. Welcome to our Easy Talks ngayong pong Thursday. Meron tayong special na edition Roda Sikat number 1. Mag-uumpisa pa lang ako, lumabas agad si Irene Arce Badonia, si Roda Sikat, si Ria Lu. Wow, watching from Valenzuela. Nandiyan din si Ana Abayata. Yan ang mga first viewers natin, okay? Nakaka-excite kasi alam nyo talagang eksakto na 3:08 ang eksaktong oras sa akin dilo. Si entrepreneur Angela, good morning Easy. Vandeline from Qatar, wow, welcome to our Easy Talks. Si mentor Mila Soriano, kaya iba talaga eh kapag nauuna kang manonood, ma-shoutout kayo, mababati si Geraldine. Sino ba nandyan? Good morning, si Angela watching from Singapore. Wow! Kumusta kayo sa mga taga-Singapore dyan? Si Christina Ivanov. Wow! Ano eh? From South Africa. Ba-imagine mo ha? From South Africa. Si hello from Canada. Si Wang Jr. Talaga namang international lang ating mga audience ngayon. If you're all excited, ako po ay mas sobrang excited kumpara sa inyo. Si Larsen Mercy from Denmark. Mas marami ata ang mga ating mga nanonood coming from other countries, di ba? Isabel Oliveros Granado, watching from yun, Bulacan naman. Mercy Salazar, from UAE. Ano sa UAE? By Friday, yeah, tomorrow, I have a meeting tomorrow sa UAE. Si Mary Ann Quiapo Estela, watching from Lapu-Lapu, Cebu. Yan. From Lebanon, si Rizardo Gina. Wow, padami na padami, ha? Rizardo Gina, yan ang ating mga viewers ngayon. So, are you all excited? Jennifer Villares from Iligan City. So, siguro mga 1 minute, after a minute, ako pa ay mag-uumpisa na. At ako po ay nagtitinan ko lang kung ilan na ang ating mga audience. Lester Season from Guam. Yan. Ang aking presentation today is a Taglish. Hindi ito fluent Tagalog o diretso fluent na English. Ito po ay mix, di ba? Kaya even na kayo po ay mga galing pa sa ibang bansa, sa slides na makikita mamaya sa aking PowerPoint presentation, magkakaroon kayo agad ng idea kung ano ang aking didiscuss sa inyo ngayon. And I'm very positive. After this short talk, easy talk, believe me, marami kayong marirealize na ako po ang Vice President ng Training and Network Development ng EASY, pero gusto kong malaman yung lahat, ako po ay naging networker din. Yun ang good news dun. Diba? Watching from Riyadh, si Dennis Roldan. I-share ko sa inyo yung experience ko bago ko napunta sa Empowered Consumerism, bago ako naging vice president ng kumpanya. Ano yung mga pinagdaanan ko? Yan. Kasi some of us, yung mga, especially yung mga first-timers, first time mag-network, every time they see people very successful here sa ating Empowered Consumerism, maybe some of them are sasabihin, grabe, Siguro kaya successful yung mga Hall of Famers, yung top 20, di ba, yung mga upline. Siguro talagang sanay na sanay sila. Malamang sinuswerte sila. Hindi po. Dito ko papatunay sa inyo na kung ano man po ang result na nag-create ng mga mentors, coaches, and uplines, lahat po yan ay nag-umpisa. Kapareho ninyo, may takot, may duda, tama? Meron pang tipong tanong sa sarili, magagawa ko ba yan? Ito ang good news. Marami kayong maririnig, maraming realization this morning. When you say realization, mapapansin mo yung belief system nyo, yung excitement level mo, talagang lalabas yan. At isa lang hasabihin mo, buti na lang, nag-empowered consumerism ako. Kasi regardless ng inyong background, estudyante, housewife, empleyado, natanggal sa trabaho, professional, matalino, hindi matalino, lahat po yan ay welcome dito sa Empowered Consumerism. Okay? At okay, upisahan ko na para makarami tayo, di ba? At mapapansin nyo, many people got curious nung makita yung aking slides, yung aking title ng aking training ngayon. Actually, the title of my training is here. What I want to share with you, no? The 3 powerful words I've learned from my mentor. Di ba? Ano daw yung talaga mga powerful words na para bang saan ako natuto? Bakit ako biglang nag-active? Bakit ako biglang na from sa corporate world bilang isang empleyado, I have a very promising career in a hotel industry. I've been in the hotel industry for 12 years,
But when I was introduced in this kind of business, after 2 months, I resigned from my job. Yun, malalaman mo kung bakit ganun. Kung bakit di marami mga distributors sa empowered consumerism, when they started the business, tama, may mga negosyo naman, iba dyan, successful na empleyado, di ba? Pero bakit pa rin nag-concentrate o nag-focus dito sa empowered consumerism? Now, actually, para kayo merong idea ngayon, kung mapapansin mo sa slides ko at the back of my slide, di ba? Yung silhouette, kung mapapansin nyo, kung kita nyo po yun nasa, yung sa likuran ko, yung silhouette niyan, siya po yung tinatawag nating mentor of all mentors by the name of the late Francis Miguel. Tama? Eh kung kayo po ay talagang active sa empowered consumerism, for sure, you know who is Francis Miguel, kung sino siya. Anyway, exactly 2 years na po. Today is September 3, 2020. At eksakto-eksakto po, ito yung araw na kami ay dumating from Africa. Eksaktong we stayed sa Africa with together with Sir Georgine Gonzalez, Dr. Connie Cabantog, Dr. Ed Cabantog, Sir John Aspirin, and Miko Imson, and Francis Miguel. Almost 1 month po kami sa Africa. And exactly September 3, 2018, from Africa po kami po ay bumalik na ng Pilipinas. Tama? So eksaktong 2 taon, ngayong araw na to, na kami ay dumating sa Pilipinas. And this is my tribute. This is my tribute and my gratitude as well sa ating mentor of all mentors, Francis Miguel. Why tribute to? Kasi po, I've known Francis Miguel for almost 22 years na. 22 years ko na pong kilala si Francis Miguel. At napakatagal na po nun. Tama? I still remember nung ako po yung first time maimbitahan sa isang networking business. One of the pillars of networking, one of my mentors, ipinakalala po sa akin si Francis Miguel. Nung direct upline ko with James Kalinawan and the late June Quintanar, I was introduced to Francis Miguel. Ang sabi nung upline ko, Sir Francis, upline Francis, I want you to meet one of my leader, one of my powerful downline. Imagine mo, I just knew in the business at sinabi sa akin po ng upline ko, ako daw po yung isang powerful leader niya. Ako daw po yung isa sa mga leader. Eh kaka-umpisa ko pa lang eh. Diba? Kaka-first time ko pa lang umattend. Wala ko pang alam sa marketing plan o sa business, pero sinabi na ako yung powerful leader niya. At and when I talked to Francis Miguel, winelcome po ako. He shook my hand, sabi niya, welcome brother, welcome sa industriya ng networking. Ako nga pala si Francis Miguel, I'm one of your uplines. Di ba? Kasi diba, marami mga uplines yan eh. Sabi niya, isa ako sa magiging upline mo dito. So ako naman po, nag-o-observe lang. Nag-o-observe pa, sino ba itong Francis Miguel na to? Para bang nag-o-observe lang po ako. Tapos, sabi niya sa akin, alam mo, Arnel Limpin, di ba? Ikaw yung boss sa hotel. Ikaw yung boss ni James. Alam mo, believe me, makikita mo dito sa mga tao dito na marami mga tao, maniwala ka sa akin. Marami naging successful dito, mga ordinary tao, and believe me, I can assure you, isa ka sa magiging successful dito kasi alam ko, kayang-kaya mo ang negosyo, ang multi-level marketing. Sabi ko, pambihira naman. Ngayon lang tayo nagkita, sabi mo, kayang-kaya ko yan. Diba? Sabi niya, and I told him, paano mo nasabi na kayang-kaya ko to? Sabi niya, kung natsagaan mo nga na nag-work sa hotel ng 12 years, hindi ka man yumaman. Ganun sa kaderecho. Tumagal ka ng 12 years sa hotel, hindi ka yumaman dito sa negosyong to kapag ito ay sineryoso mo. And if you are very willing to learn, believe me, makakagawa ka ng magandang resulta. Sabi ko, anong dapat gagawin ko? Simple lang. Tuturuan kita at tutulungan. Please guys, tuturuan at tutulungan. Doon pa lang eh. Ang dami mga powerful words actually na isinare sa Francis Miguel. Number one, yung tulong. Masarap daw tumulong kapag ang tao gustong patulong. At masarap magturo kapag ang tao ay gusto magpaturo. E ako po ay gustong maging successful eh. Sabi ko kung ano man yan, okay, I will trust you, gagawin ko yan, pero part-time muna. Yung commitment ko po, hindi 100% kasi part-time lang. Kasi po, mahirap bitawan ang 12 years na trabaho. And I have a feeling ko, that time, I had a very promising career sa hotel industry.
So ginawa ko, sabi, sige, part-time ka lang. Nag-part-time po ako. Pero every time ako yung umaatin ng mga seminar, and ako po ay na-challenge every time nakikita ko yung mga distributors na hindi naman professional, but every month, every time nakukunin ko lang mga income, eh nakaka-challenge kasi may 100,000, 300,000, mayroong 500,000. Just imagine, and these people, itong mga distributors na to, hindi mga professional. You know what come to my mind? Kung nagawa ng mga taong to, walang dahilan para hindi ko magawa. So ginawa ko, ako po ay nag-full-time. Just imagine, baliw na ako, hindi na ako makatulog. Every time I close my eyes, what I saw is puro bilog. Peso sign, di ba? So wala na po yung puso ko sa hotel, sa trabaho ko. Para bang unfair na ako sa hotel. Napasok ako, pero yung aking puso at isipan, wala sa trabaho. And respect, with respect sa hotel, sabi ko, I bet that mag-resign na lang ako. And when I resign from my job, tuwang-tuwa ako, di ba? Full-time na ako. Pero along the way, eto na ang nangyari sa akin. Yung bang, yung journey pala to success, hindi pala ganun kadali yun. Yung expectation ko, my expectation was so high. Tama? Kasi na-challenge ako eh. Pero in reality, ang hirap pala. Doon ko naramdaman yung lahat ng klase ng rejections. And those people na nag-reject sa akin, mostly, those people are close to me. My family, my loved ones, di ba? My friends, relatives, neighbors. Ito yung mga circle of friends ko na gusto ko imbitahan. Walang sumasama sa akin. Ang hirap ho. Nahirapan talaga ako. Then sabi ko sa kanya, sir, apply na. Kinausap ko si Francis Miguel. Sabi ko, apply. But ganun, parang ang hirap-hirap nito. Ano ba dapat kong gawin? Alam mo, sabi niya, simple lang to. If you really want to succeed this business, you have to trust me. Diba? Nag-design ka na. Kailangan may commitment ka dito. Lahat, gawin mo ng paraan. You have to trust me. At nung narinig ko sa kanya na kailangan to sa pagtiwalaan, sige, anong gagawin ko? And I still remember the first thing he told me, eto na, i-guide kita. At nung ginaid niyo po ako, eto na, nag-uumpisa na ako. I want to share with you my slide. Nung nag-uumpisa na ako, yeah, para mayroon kayong idea. Nung ako po ay nag full-time na. Tama, umatid ako ng maraming trainings. At para maraming ako ng kayong idea, sino po yung mga tao-tao na kasama ko? Tama, the late Jun Quintanar, one of my mentors. At siyempre yung direct upline ko, his name is James. One of my cross lines, si Ariel, at isa dyan, si Mike Tan. At ako po yung nasa far, kung sa screen nyo, nasa far right nyo, nasa right ninyo. At yung ibang-ibang kulay, yung kulay na kulay palang ibang-iba, siya po si upline mentor Francis Miguel. Yung mga panahon na yon, nag-uumpisa pa lang ako. But that guy, bakit siya tinawag na mentor of all mentors? Ang sabi sa akin, Nel, just trust me, i-guide kita. Sabi ko, upline, hindi mo ganong kilala. First time mo lang nakilala, ilang araw pa tayo magkasama. Pero paano mo nasabi na tutulungan mo ako? Ang sabi niya, sa tagal ko sa industriya, ako yung pinakamalaking grupo ngayon sa grupong to. Sa industriya na nun, yung Achievers International. Sa kanya nag-umpisa yun, di ba? Sa dami kong mga downlines, iba mga tao ang nakausap ko, may professional, mayroong hindi, mayroong matalino, mayroong hindi, may mayaman, may mahirap. Medyo nararamdaman ko na, mata pa lang. Imagine nyo ha, mata pa lang ng tao, tayo pa lang ng tao, kilos pa lang ng tao, alam ko kung potential o hindi. Ako naman biglang yung mapag, ba grabe, mata pa lang, tayo pa lang, lakad pa lang, alam niya kung potential o hindi. Di ba? O sige, anong gagawin ko? Dito mag-uumpisa yan. Kapag nahirapan ka, you have to trust me, umpisahan natin. Yan ang umpisa. Nung kami ay nasa konting pag-meeting, di ba? Sabi niya, hindi pa ito topic ko, ito intro pa lang. Sabi niya, ako yung isa sa magiging mentor mo. Di ba? And there are three C's of mentorship. Ano yung mga klase ng mentorship? Number one, may tinatawag tayong consultant. Yan. Sa kanya ko narinig yan eh. Para akong consultant mo. Ako yung mentor of all mentors. By the way, sa mga first-timers at kung hindi pa alam kung bakit tinawag na mentor of all mentors si Sir Francis Miguel, kasi po, sa industriya po ng MLM, sa lahat ng klase ng kumpanya, marami doon mga top earners, mga leaders, dumaan sa mentoring o mentorship ni Sir Francis Miguel. Expert na expert po siya pagdating sa larangan ng networking.
Pero so I say, kapag consultant yan, ito po eh, mga taong experience, hindi magiging consultant yan kung walang alam. Hindi magiging consultant yan sa networking kung walang taong pinayaman. Iba't ibang mga background ng mga tao na payaman niya. Sabi niya, sabi ko, anong gagawin ko? Kailan ako mag, anong gagawin ko para maging successful? What will I do? First, bilang consultant, diretso ang usapan. Ang sabi sa akin, Nel, number one mong gagawin, you have to give time. Yan. Everybody say time. Pakitype nga sa mga screen nyo, sa mga laptop o computer ninyo, time. You want to succeed? Me as a your mentor, as your consultant, first requirements is time. Kailangan meron kang oras na bibigay. Hindi pwedeng walang oras. Kasi ang pagyaman po sa industriya nito, hindi pagiging member lang. Tama? Isa sa investment mo dito, iyong time. Ibibigay mo yung oras. Time to learn the business. Time to talk to a lot of people. Merong oras. Lahat ng bagay, binibigyan ng time. And second, kailangan committed ka. Have to apply. Ano yung committed? Commitment dito na whatever it takes, kailangan pag merong oras ng training, drop everything. Tama? Kapag merong company events, kailangan a-attend ka. Bakit kailangan umattend sa company events? Kasi negosyo mo to eh. And since this is your own business, kailangan alam mo ang nangyayari sa negosyo mo. So time. Third, sabi niya, do not complain. Naku po. Sabi ko, mahirap to. Kasi po, yung pagko-complain, eh, pag kayo ay merong nakita hindi maganda, automatic magko-complain ka eh. Ang sabi niya, trust me, do not complain. What do I mean na do not complain? Because sometimes, may papapagawa ako sa iyo na para bang iisipin mo pa bakit mo kailangan gawin. Trust me. Kapag sinabi ko na merong seminar, attend ka lang. Trust me. Di ba? So I need to trust him. Tapos sabi niya, you have to follow your upline. Especially upline mo is serious in the business, committed yan, tama, may resulta, alam ang ginagawa, kailangan, you have to follow your upline. And last, eto importante, to all of you who are listening right now, sa consultancy na ginawa niya sa akin, sabi niya, enjoy the journey. Imagine niyo, enjoy the journey. Kasi po, ang journey dito sa ating negosyo, hindi po yan straight na maganda ang biyahe. Sa journey natin, sa pagta-travel natin, minsan merong traffic, minsan merong obstacles, merong mga humps, tama? Kahit nata-traffic ka sa journey, nahihirapan ka, may mga challenges, may mga obstacles, enjoy the journey. Because success is not the destination. Success is along the journey. So, para ma-enjoy mo yung journey, kailangan, ini-enjoy mo. Yun ang pinaka-importante. So, ganon, consultant, ang mentorship, one, another C, ang tawag doon, counselor. Diba yung may mga tao may pag-problema, nagpapa-counsel? Normally, nagpapa-counsel tayo eh. Ang role ng isang counselor, ito yung mga tipong, pag meron kang gustong ikonsulta, no? Gusto mong ika-counsel ka, they're very much willing to listen. Si upline po, ganun siya, upline Francis Miguel, di ba? At every time na meron akong sinasabi sa kanya, meron akong mga concern, he always listen. Tama? Kung makikilala mo siya, he always listen. Tapos, habi niya, he will guide you. Yun ang counselor. At siya pag-counsel po, kapag sinasabi ko yung mga problema ko sa kanya, he is very, you know, yung para bang cool na cool. Cool na cool lang siya, but very frank. Pag may gusto sabihin, He was very frank and ito maganda. Frank ka pero always with humor. Yun ang maganda dun. And he always find solution in every problem or situation. So sa inyo lahat dito, no? Kung gusto nyo magpa-mentor, kailangan po yung nagme-mentor sa inyo o kayo mismo pag nagme-mentor, kailangan ma-feel nung mini-mentor ninyo na you always find solutions in every problem. And the last C, ang tawag po dyan is cheerleader. Ano yung cheerleader? Imagine mo, cheerleader. Naging cheerleader po si upline Francis Miguel, di ba? Importante po yan sa ating mga leaders. Kayo mismo na ating nanonood dito, tayo mga empowered consumerism. Ano yung cheerleader? Siyempre, cheerleader, ito yung nagli-lead, ito yung masayahing tao. Na? Si upline, pag meron kang situation sa negosyo natin, kapag kinakausap ko siya,
para bang he knows how to appreciate. Pag may maganda kang ginawa, ina-appreciate niya. Marunong siya mag-affirm, mag-appreciate. Di ba? Importante po yun. Sa ating grupo, kapag sila'y nahihirapan, kailangan ikaw bilang upline, bilang mentor, kaya mo silang i-pacify. Kaya mo silang kalmahin. Importante yon. And last, kailangan po, upline para si Miguel, he celebrates mentee success. Kapag nagiging successful po ang ating mga grupo, ang ating downline, even our cross lines, pag may tao nagiging successful, we have to celebrate their success. Tama? Pag may magandang ginawa, mayroong pay-in, umatin ng seminar, ng trainings, tama? Nag-follow-up line, always give an affirmation. Words of affirmation is very, very effective when it comes to mentoring. Okay? So ito yung po yung mga thesis of mentorship na realize ko when I was just still new in this business. Now, after that, yan, ito na yung kwento. After that, nasunod ko sa kanya yung thesis of mentorship, di ba? Na i-prepare niya ako sa mga challenges every time I encounter problems, situations, di ba? Dumadali na. Tama, every time may problema ako, dumadali lahat yon. At sa every time ako nakakatanggap ng mga discouragement or rejection, para bang naka-mindset ako, sabi nga ni upline, dapat ikaw ay cool na cool ka lang, in-enjoy mo journey, hindi ko na malayan. After 4 months, ako po ay na-hit ko yung highest position in my first company. Tapos after 9 months, I was able to buy my own car. After a year and a half, nagka-500,000 na po ako per month. After 1 year and 9 months, nag-qualify po ako sa profit sharing at sa US travel incentive. For 5 consecutive years, ako po ay nasa Amerika. Tama, nag-enjoy po ako, na-appreciate ko po yung lahat ng ipinramis niya. And siyempre, pagtuloy na nga mga nangabutang sitwasyon, ito na, tumatagal na, nagtayo po si Franz Miguel together with Sir John Aspirin and Doc Ed Cabantog with support of Dr. Connie Cabantog, itinayo po yung In Global o yung Empowered Consumerism. At ngayon po, I'm just celebrated my 13th year dito sa Empowered Consumerism at nasaksihan ko po yung growth, yung success ng ating company. Nakasama ko po si Upline Franz Miguel bilang upline, bilang kaibigan, kumpare at naging boss ko dito sa Empowered Consumerism. And we always travel. Sa picture na yan, nandiyan po si Sir Jorgin Gonzalez. Si Sir Jorgin Gonzalez po ay one of my cross lines sa previous company namin. Nandiyan po si Miko Imson at si Perry Tapales, di ba? Ito yung nakasama na. This photo was taken sa Africa. Ito yung mga travel namin. And siyempre po, some of our activities ibang bansa. Tapos, imagine mo ha, training namin sa stage sa Africa. Tapos, naging kumpare ko pa si Sir Franz Miguel sa isang wedding ng ating isang top earner sa Empowered Consumerism. What else? Guys, listen. This is the special part. It touches my heart. This photo was taken sa NAIA. Okay? That photo was taken September 3, 2018. Exactly 2 years ago. 2 years ago, nangyari ito. Nung kami po umuwi na. September 3, 2016. And our mentor of all mentors, Sir Franz Miguel, he passed away September 6, 2018. That's why na-change po yung topic ko na about mentorship. Because kung ano man po ako ngayon sa industriya, kung ano man po ang buhay, whatever comfortable life I have right now, one of the reasons is because of my mentor, my upline, my boss, my friend, my kumpare, Sir Franz Miguel. At this time, I want to salute. I want to appreciate you, upline. I want to say thank you sa lahat ng nagawa mo sa akin. Magkomportable-komportable yung buhay ko, malaki ang naging part mo sa success ng buhay ko. At maliban sa akin, alam ko, libu-libong tao, milyong tao ang nagbagong buhay because of your mentorship. This is a tribute for you, my friend, my upline, my boss. Ama, maraming salamat sa iyo. Dahil because of your life, maraming tao ang nagbigyan ng pag-asa. Pag-asa regardless ng kailang background, estudyante, housewife, empleyado, hindi nakapag-aral,
merong chance magbagong buhay. That is because of you. Now, and I want to share with our leaders, distributors, associates, kung ano ba talaga yung sinasabi ko na itinuro mo sa akin. What are those three powerful words na natutunan ko sa iyo bilang my mentor? The first word is mindset. You always hear the word mindset. Mindset is a very powerful word. Mindset. Lagi mo narinig yan. Kailangan madulo ka mag-mindset, mindsetting, di ba? Parang ganito lang yan, di ba? Every time meron tayong prospect, before we share the business, the opportunity, or the products, the first thing we have to do is to have to, we have to set their mind first. We have to condition their mind. We cannot just present the products agad-agad or the marketing plan. Kailangan kinukondisyon muna para malaman nila kung ano yung negosyo. Hindi pwede pag nakita, uy, nandiyan ka pala. Gusto nyo maging successful? Eto, mag-join ka sa akin. Bigyan ng package, ayaman ka. Hindi. Kailangan malaman nyo kung ano ang needs ng prospect ninyo through mindset. Are you with me? So mindset is very, very powerful. Now, and when we talk about mindset, let's start with you. Bago nyo i-mindset ang prospect nyo, kailangan the first thing you have to do is to have to start from you. Sa'yo mag-uumpisa. Tama? Para bang i-condition nyo yung utak nyo. Nasa isip pa lamang, isip pa lamang, alam mo na magiging successful ka, alam mo na ang punta mo agad success. Yung pagiging positibo. And everything starts from how we think. Our thoughts. Di ba? Importante yan. Lahat mag-uumpisa kung paparte mag-isip. Kasi remember those words na sinasabi sa kanil Upline Francis. Kailangan, the moment mag-join ka sa networking business o sa ating ginagawa natin, kailangan si isip pa lang positibo ka na, na alam mo na gaganda ang buhay mo dito. So isip pa lang. Because our thoughts, again, is very powerful. You have the power to change your thoughts. And your thoughts have the power to change your life. Wow! Imagine mo, ganun ka-powerful ang pag-iisip. Kung ano iniisip, yun ang sinasabi, ikinikilos ng katawan, at yun ang resulta ay sumusunod. Are you with me? So mag-iingat kayo sa mga iniisip natin. Kaya po meron tayong magandang training ngayon because I will guide you, I will remind everyone that our thoughts are, ito po yung very, very powerful. You have to guide your thoughts. Tama? Guide how you think. Importante yan. Why? Because from thoughts, it leads to feelings. Tama? Ito yung marandaman mo. Kapag negative ang iniisip mo, ang pakiramdam mo negative, ang resulta mo negative. Ang action negative, result will also negative. So balik tayo natin. Kung ang thoughts mo is positive, ang pakiramdam positive, ang kilos positive with energy, then result will always follow. Then that's the reality. Lahat ng reality ng buhay mo depende kung paano kayo mag-iisip. Doon pa lang eh. There's a very, very powerful word na sinabi sa akin. Dahil ngayon pa lang, make it a habit, sanayin mo sarili mo na every time na mag-iisip ka, tama? Wala kang choice, kailangan laging positibo if you want to create positive results. And there are types of mindset. Number one, this is what we call negative mindset. Siyempre, pag merong negative, merong positive. If you want to create a positive life, diba kailangan positibo ka. Why? Because you're gonna create a positive life with a negative mind. So negative mindset, may negative mindset. Yan. Let's discuss. What are those negative mindset? Number one, this is what we call the fear mindset. The number one, a negative mindset. Fear mindset. Laging meron takot. Laging may pangamba. Eh, sa negosyo po natin, kailangan yung takot is normal. Tama? But you have to conquer your fear. How? By trying. Kung takot kayo, ngayon po, we are now in the new normal. We say new normal, ang invitation po natin is through online. Tama? Kailangan masanay kayo. Tama? Saan? Sa laptop, pag open ng Zoom, mga application, dapat huwag kayong matakot. Mas madali po ang negosyo ngayon. Like before, kapag mag-i-invite kayo, di ba talagang actual, pupuntahan ninyo, eto, mababawasan ng fear niyo kasi po, through online na. Kumbaga, through online, makakausap niyo yung mga prospect ninyo. You have to remove your fear.
Fear is normal, di ba? But you have to conquer your fear. How? Subukan mo lang. So ito yung mga negative mindset ng mga tao na hindi nagiging successful. Fear mindset. Second, there's what we call the lazy mindset. Kaya pala maraming mga tao hindi gumaganda ang buhay kasi tamad. Siyempre, to tell you honestly, masarap po yung nakahiga ka lang. You're just watching movies. Like right now, Netflix, tama. Kapag ang taong tamad, mag-expect ka na. They cannot create good results. Tama? So dito, tanggalin mo yung pagiging matama rin ka. Pag magtamad-tamad ka, wala mangyayari sa inyo. Tamad saan? Yung pakikinig lang ng ating mga trainings na tamad ka pa. Ito'y libre na nga. Ang gagawin nyo lang, just sit down, listen. Kaya nga, di ba, ang aking invitation this morning, sabi ko, watch, listen, and apply. Tama? So mangyayari yun, dapat huwag kang tamad. Next mindset, ang tawag dito yung the self-doubting mindset. Alam mo, sa panahon ngayon, yung mga pagdududa, dapat tanggalin mo na yan. Tama, wala ka nang pera, wala ka pang trabaho, nagdududa ka pa. Diba? Like, parang ganito yan eh. Maybe some of you merong inibitahan. Uy, pare, grabe. Friends, diba? Best friend, dali ka. Ang hirap ng buhay ngayon. Gusto niyong magnegosyo. I have a good opportunity. Nice opportunity ngayon. And it is the best opportunity, yung empowered consumerism. Halika, join ka sa akin. Tapos sagot ka, eh, totoo ba yan? Baka naman totoo yan, di ba? Nagdududa agad. Sa panahon ngayon, Diyos ko, tanggalin mo na ang duda ninyo. Pagdudahan mo ang duda nyo. Kasi baka sabihin mo na, eh, baka hindi ko kaya yan. Baka hindi ako umaman dyan. Tama? Hindi ako marunong sa mag-Zoom. Wala ko alam sa internet. Hindi ko kaya yan. Sa online, hindi ko alam yan. Nakakapagduda. Sa panahon ngayon, tanggalin mo na ang duda mo. Hindi mo ikayaman yan. And doubt is a killer. Marami na matay dyan. Bakit? Duda ng duda. Walang ginagawa. Subukan mo negosyo. Pagdudahan mo ang duda niya. Baka hindi ako umaman. Paano kapag umaman ka? Baka hindi ko magawa yan. Paano pag nagawa mo? Baka wala sumali sa akin. Paano pag may sumali sa iyo? Anong ginawa mo? Sumubo ka lang. Walang mawawala sa inyo. Lalong-lalo na kung walang-wala kayo. Kasi minsan po, ito po, diretsuhan tayo. Minsan, kung sino pa yung taong walang-wala, ito yung taong mahirap turuan. Diba? E baka pagpirahan mo lang ako sa empowered consumerism. Pagpirahan. May pera ka ba? Wala nga eh. The reason we are here, we are the best opportunity, we are a stable company, para bang iniimbitahan ka para kumita ka. Hindi ka iniimbitahan para pagkitaan ng pera. Tama, wala nga. Huwag kayo mag-open sa akin. Wala nga kayong pera eh. Wala nga kang trabaho, di ba? Ang gagawin mo lang, ino-offer namin sa'yo, huwag ka na magduda. Are you with me? What else? Yung ang next dito, yung the envy mindset, yung maiinggitin. Huwag na kayong maingit. Tama? May kumikita, di ba? Pag gumaganda ang buhay, maraming gumaganda ang buhay dito. Ang gagawin mo lang, isipin mo ano ginagawa nila. Huwag na kayong maingit. Tanggalin mo yan, mga negative yan. What else? Ito, the greed mindset. Yan. Ito po ay bagay na bagay sa mga, mostly sa mga nag-uumpisa pa lang, yung greed mindset. Tama? Yung mga pag may nakikita ang prospect, ang tingin sa prospect, woo! 700 to! Uy, pang 1,008 ko to, di ba? Pang pairing ko yan. Pag nakikita yung mga tao, mga prospect, mga downline, mga consumer, ang tingin pera, puro pera, pera, pera. Guys, importante ang ating topic ngayon. The reason why we are here sa empowered consumerism is para kumita ng pera. Tama? Pero money, hindi po masama ang pera. Masama ang pera kung saan masama ang gagamitin. Tama? Ang pera ay importante. Pero huwag kayo masyadong gahaman, greed. Tama? Na pag nakita mo mga downlines nyo, puro pera pinag-uusapan. Kikita ka ng pera, kailangan magamit mo ng maayos yung pera. Huwag tayo sakin. Tama? Huwag puro tayo sarili ang iniisip. Yan ang greed mindset. Tapos may tinatawag tayong the know-it-all mindset. Yan. Ito po ang nagiging mga problems ng mga distributor na medyo matagal na po sa ating company. Pag may mga trainings, sabihin, naku, alam ko na yan. I know that already. I know that already. Sinong speaker? Arnel Limpin, training team? Alam ko na yan. Sino si Upline? Narinig ko na yan. Napanood ko na yan ang mga trainings nila sa YouTube. Tama?
Guys, tanggalin mo na yung alam ko na yan attitude. I know. Hindi nyo pa to alam. Kailangan continuous po ang pag-aaral. Tama? Tuloy-tuloy ang pag-aaral. Right now, alam ko, marami sa inyo ngayon dito, ang mga top earners, malaki ang grupo, malaki ang income, pero until now, nag-aaral pa rin kayo. Meron kayong mga ballpen, may mga papel, malamang naka-record pa to. You take down notes, yan ang humility. So, remove that know-it-all mindset. And of course, ito matindi to, the low esteem mindset. Ladies and gentlemen, ito nakaka-excite. Sa empowered consumerism, hindi pwede na kayo ay yung bang mahiyain. Tama? This is a people's business. Pag mahiyain kayo, hindi makakaturo sa ito. Mamay, tuturo ko sa iyo, dapat mong gawin. And last, siyempre, the follower mindset. Walang masama sa magiging follower. Because halos lahat po ng naging leader, naging follower din. Ang sa akin lang po, wag naman from the start hanggang tumanda ka na, eh, follower ka pa rin. Yung tagasunod ka lang. Tama? So, umpisa, be a good follower. Pero kailangan po dumating yung time na ikaw na, meron na nagfa-follow sa iyo. Kailangan ikaw nagiging leader. Anyway, yan po yung mga types ng mga mindset, ng mga negative mindset na dapat nating iiwasan. Pag merong negatives, of course, ang counterpart niyan is positive mindset. What is positive mindset? Yan. Are you all listening? Are you learning? The positive mindset, number one, the dreamer mindset. Whoa! If you will observe, most of successful people, they are dreamers. Tama? Yung dream, kailangan malangangarap kayo. Tama? Kasi yung pangarap niyo, yung action niyo, yung galaw niyo, yung kilos niyo, depends, your action is always depends sa dreams natin. Tama? At kailangan magkaroon ka ng para mga yung mentality, di ba? Na ikaw ay malaki ang mga pangarap. Why? When we talk about dreams, small future. Big dreams, big future. No dreams, no future. Ibig sabihin, ang ating kilos ay depende sa ating mga pangarap. And never stop dreaming. When I first time na ma-meet ko po, isa sa mga istorya po, kung kilala nyo, the late Henry C. Was very successful po si Henry C. Marami siyang negosyo. Diyan ang Shumart, banko, real estate, tama? And I still remember that was 21 or 22 years ago when I met that guy. Sabi niya, you know, one of his reason kaya siya dream. Okay, we asked him, sir, ano ba ang sikreto niyo? Bakit napakayaman niyo? Alam mo, sagot po niya, simple lang. Kaya doon siya very successful in life because he never stopped dreaming. 20 years ago, kukunti pa ang Shumart. Tama? Pero tuloy-tuloy siya nag-o-open ang Shumart. Nagpunta sa real estate, nagpunta sa bank business, ang dami negosyo. Mayaman na siya. Kasi ang dream niya, matulungan pa, mabigyan ng maraming trabaho ang mga tao. Kung pupunta yan sa empowered consumerism, tayong mga distributors, kayong mga leaders natin, never stop dreaming. Meaning, kapag na-hit mo na ang position na global ambassador, naging middle circle member ka na, your next dream is to help also your downlines na ma-promote, maging SE, maging GE, yun ang next goal ninyo. Tama? Sabihin, walang katapusan yan kasi ang pangarap nyo, gumanda ang buhay ng grupo ninyo. Yun ang importante. Are you with me? Yan. Bilangan. Okay, dreamer mindset. Yan kasi pag live, lumabas na. Dila po. Yan. Dreamer mindset. Never stop dreaming. Next is, this is what we call the business mindset. Ladies and gentlemen, I would like to remind everyone that empowered consumerism, this is your own business. Ito po ay sarili mo negosyo. Hindi po negosyo to ni Doc Ed Lang o ni Sir John o Dr. Acom. This is your own business. Ganang business mindset. At kapag negosyo pag-uusapan, ang negosyo mo mula umaga hanggang gabi. Tama? Kailangan ginagawa mo ang negosyo. And you have to do this business very, very seriously. Business mindset. Parang ganito lang yan, parang mas maintindihan mo ako.
ang magpapayaman sa inyo sa empowered consumerism ay hindi po si upline, hindi si crossline o hindi sa downline. Ang magpapayaman ay kayo. Hindi si upline ang mag-i-invite para sa iyo. Hindi si upline lagi ang mag-present sa prospect mo. Hindi si upline lagi ang mag-close ng sale para sa iyo kung di ikaw. Sa umpisa, your upline, your coach, your mentors will guide you to do the business. Pero pag tumatagal-tagal ka na, you will finally realize na, oy, ikaw pala, ako pala ang magpapayaman sa sarili ko. So you have to have what we call the business mindset. Do this business very seriously. And when we talk about pagiging seryoso, alam mo, minsan I salute those people talagang mahal na mahal nila ang kailang mga negosyo. Tama? Ang daming sakripisyo ginagawa ng mga tao na yan. What else? Ito pang next. The confident mindset. Dapat confident ka. Why? Siyempre, mag-i-invite ka ng mga tao, di ba? Ang confidence level, saan po nanggagaling? Bakit may mga taong takot, mahihiyain? Kasi ang taong takot, walang alam eh. Pag ikaw may merong alam, you're very confident. Bakit maraming mga distributors ang hindi matalino pero ang lakas ng loob mag-invite, kahit iniimbit nila mga professionals? Kasi they're very confident, alam nila ang products. They know about the business. They can easily present the business kahit kanyang tao. So yung confidence level, mag-uumpisa yan kapag if you will soak yourself into training. Ang confidence ng tao, ng isang distributor sa empowered consumerism, mag-start yan kapag marami kang alam sa products. Diba? Talaga marami kang training sa pinupuntahan. Yung ginagawa nyo ngayon, hindi lang kayo basta-basta nakaupo dyan para matuto, ma-entertain. Kumbaga, marami kang papasok sa mind mo, ganun pala yun. Tama? Normal lang pala yung fear, normal pa rin doubt. Kailangan pala i-conquer yun, di ba? Kailangan pala alamin yung produkto, nare-remind kayo. So, yung confidence level mo, tumataas, lumalalim. At kapag confident ka na, believe me, iba ang tayo, iba ang pagkasalita, iba ang pagkilos kapag confident ka na. At kapag na-feel ng prospect mo, ng customer mo, na confident ka, yung trust nila sa iyo, tumataas. Nagtitiwala sila sa iyo. What else? This is what we call the long-term mindset. Yan. Empowered consumerism, again, this is a very serious business. It is a long-term business. Pangmatagalan ito. Just imagine, we are backed up by, ang empowered consumerism, we were backed up by 14 years experience sa networking. Tapos, ang empowered consumerism, ngayon palang nag-uumpisa. Parang ganun, di ba? Pangmatagalan. Ang isip ni Doc ng mga may-ari, hindi to pang short term, pang long term ito. Kasi pag long term pag-uusapan, kasi po pag short term, mag-o-open ka ng kumpanya, magsasara. Mag-o-open ka na naman, lilipat ka na naman, nililipat ka naman. Yung iyong credibility na aapektuhan. So this is a long term business. Ang mindset mo dapat long term din. At that's what we call the creative mindset. Tayo po ay nasa online na ngayon. Kailangan creative kayo. Diba? Pagiging creative, dapat yung pag meron kayong mga training, mga Zoom meeting, kailangan yung background mo maayos, maayos ang buhok mo. Diba? Meron ka pang ring light, meron ka pang microphone. Maging creative ka. Pati paggawa ng mga PowerPoint. Kailangan creative kayo dyan. Paano mo magpipresent? Hindi pwede na nagpipresent ka lang o nagkukwento ka lang. Kailangan medyo creative ang mind mo para mas ginaganahan, manood at makinig yung mga grupo ninyo o prospects ninyo. And next is the productive mindset. Kailangan, iba yung busy sa productive. Kasi mayroong mga distributors, may mga consumers tayo, associates natin na, ay upline, busy-busy nga ako kahapon eh. Ang tanong, maraming tao mga busy pero wala namang production. Kailangan yung mindset mo, productive ka. Every time may ginagawa ka, be sure na productive kayo. What else? Ang next dyan is the gratitude mindset. Ladies and gentlemen, one of my favorite topic na gusto ko lang i-discuss about gratitude, yung pagpasalamat, di ba? Yung kapag kayo po ay naging successful na, at alam kong magiging successful kayo, wag na wag kayong makakalimot sa mga tao na nakasama mo along the way dito sa negosyo nito. Number one, siyempre, in respect, lahat tayo may makanya-kanya mga religion,
Pasalamat tayo, say thank you, have a gratitude sa Diyos na ating pinapaniwala kasi po siya nag-guide sa atin. After ng God, syempre, ang next, yung direct upline mo o direct sponsor mo. Kapos siya po kasi ang reason kung bakit ka na-involve sa networking business. Kaya nag-open ang mind mo because of your direct upline. Paano yan kung upline nyo yung wala na? Umalis, dumipat. Okay lang. Basta be thankful pa rin. Huwag kakalimutan ng pasalamat. Tama? Pasalamat kanino? Of course, sa Empowered Consumerism, sa mga board of directors. Sir Jam, Dr. Connie, Doc Ed Gabantog na walang kapaguran na ginagawa ang negosyong to. Ginagawa lahat ng paraan para masuportan ang mga distributors. Pasalamatan ng mga staff, ang mga mentors, upline, coaches, downlines, even your crosslines. Pamilya nyo, sumuporta man sa inyo o hindi, pasalamat. Pag naging successful, kumikita ng magandang income, the more maghahumble daw na. Huwag ilalagay sa utak, sa isipan, ang success. Tama? Kailangan, the more kumikita kayo, the more kayong bumabait. Tama? Nag-humble down. Kasi mayroong mga tao, pag kumikita, yumayabang eh. Huwag ganun. Pag kayo ay kumikita, dapat maging inspiration kayo. Hindi ka po papalakpakan ng mga tao dahil mayaman ka. Pinapalakpakan ng tao, nai-inspire ang mga tao sa inyo kasi naging successful ka at the same time, naging inspiration ka kasi pinanatili mo ang sarili mo sa pagpapakumbaba, yung humility. So, gratitude mindset. Eto matindi. When we talk about gratitude mindset, isa sa dapat mong papasalamatan, yung mga taong nag-reject sa inyo. Nang indyan sa inyo, pasalamatan mo yan. Yung mga tao na nangako, na darating, hindi dumating, pasalamatan mo din yan. Yung mga sabi magpe-pay in, hintay ka ng isang oras, dalawang oras, wala pa din, pasalamatan mo yan. Yung merong nag-pay in, ibinigay yung pera sa'yo, pagkabigay sa'yo, binawi, sabi wag na lang, pasalamatan mo din yung mga tao yun. Why ba pasalamatan yun? Pinahirapan ka, inindyan ka, nireject ka, bakit kailangan pasalamatan? Kasi sila ang nag-isa sa nagpaganda ng istorya mo dito sa Empowered Consumerism. Sila ang nagpaganda ng pelikula mo. Kumbaga sila po yung mga kontrabida. Di ba? Yung mga na-rejection, discouragements, mga kontrabida sa buhay yan eh. Pero let me remind you, ladies and gentlemen, ang napapaganda ng pelikula po ay hindi ang mga bida. Ang nagpapaganda ng pelikula ay mga kontrabida. Tama? So dapat pasalamatan mo sila kung wala yung rejection, walang discouragement, anong klaseng kwentong meron ka? Paano ka magiging inspirasyon? Di ba pag meron po tayong mga sisel, alala mo, pag may mga events tayo, laging may nagkukwento ng buhay nila, paano sila inindyan? So meaning, ang papasalamatan mo pala, hindi lang yung mga tao tumulong sa'yo. Pati yung mga tao, lahat ng tao nakasabay mo, nakasama mo, sumuporta man o hindi. Have the gratitude mindset. Ibig sabihin, doon pala may isip mo. When you talk about gratitude, lahat ng bagay nagpapasalamatan. Kahit hindi maganda sa paningin ng ibang tao, kahit hindi maganda sa paningin mo, have this gratitude mindset. Doon papasok yung pagiging positibo natin. And last of course, the leader mindset. People of our Empowered Easy Family, importante pong maging leader. Meron kang leadership mindset. Because for you to earn money here in our business, you have to build network. And you can only build network kapag meron kang leadership. Tama? At yan po ay napag-aaralan. Tama? Nailid ka. Maraming taong mahiyain. Maraming taong takot sa tao magsalita. Pero ngayon po, nadidevelop sila. Kasi nga, nag-start how they think. So, babalik kami yung topic kayo na thoughts. The way we think, importante yan. So, you have two choices. Being positive and being negative. And of course, again, if you want to create positive result, kailangan positive kayo mag-isip. Next is motivation. Yan. Second, powerful word na tutunan ko. Second powerful word that I've learned from my mentors, the word
Motivation. Mamotivate ka. How? And to simplify this topic, let me remind you again, there are two kinds of motivation. First is extrinsic. Ito yung parang external motivation and intrinsic motivation. Internal. Dalawa lang yan eh. Positive, negative, internal at external. Anong mga external o extrinsic motivation? Parang ito, to simplify. Pag kayo ay umate ng mga trainings, tama, Zoom meeting, StreamYard training, lahat ng kasi ng training is sponsored by your upline, by your mentor, by your coaches or company, ano na feel nyo? Namomotivate kayo. Tama? Kapag kayo ma-attend ng mga company events, namomotivate kayo. Kapag umate ka ng mga CSEL, sa CSEL kasi mga narinig yung mga success stories, namomotivate din naman kayo. Correct? Dali lang ha? Kapag kayo ay umatin ng mga, nakarinig ka ng mga success stories, ng mga, ng mga lifestyle ng mga tao. Look at this picture. Louis Gascon, one of power top earners. Tama? Maganda sasakyan. Yung mga nag-qualify sa US travel, nakapag-travel. Yung mga, may mga downline sa iba't ibang mga bansa. Every time umatin ka ng, imagine mo yung, for the 5 consecutive years, we celebrated our anniversary just sa Philippine Arena. Mo-motivate ka dyan eh. Pag mayroong profit sharing, aside from their monthly income, mayroong pang profit sharing. Ito yung mga bagay na kapag nakakita ka sa Facebook ng mga post ng mga ordinary distributors earning 100,000, half million, 1 million, na mo-motivate kayo. External yun. Kasi po, pag ilmin sa external, kapag nandun ka na sa reality ng buhay, wala kang pambayad sa kuryente, na-reject ka, inaway ka ng magulang, ng asawa, ng boyfriend, ng girlfriend, na-traffic ka, nagutom ka, ang motivation nawawala. Kaya nga pala, yung topic ko nina, kung, pare, you have to tuloy-tuloy dapat ang mga trainings. Kasi sa trainings may motivation. And motivation is like taking a bath. It should be done every day. Ang motivation daw para paliligo, ginagawa every day. Tama? Kasi pag ang motivation mo, pag hindi mo ginagawa every day, madali nawawala. Imagine mo, kayo mismo, ilang trainings na ang napuntahan nyo, ilang motivations na narinig nyo, pero dumadating pa rin yung time na kayo ay nanghihina. Normal pala yun. Kaya nga, every day. Kailangan i-motivate mo ang sarili mo everyday. And how? Yan ang tanong. Sir, paano may i-motivate ang aming sarili? May mga sikreto ba dyan? Actually, how to motivate yourself is not a secret anymore. Tama? Many times, ito'y narinig mo sa mga trainees natin. Para kayo ay lagi ma-motivate, motivation should come from within. Tama? Dapat kayo ay internally motivated. We say, internally motivated, kaya mong i-motivate ang sarili mo. Kailangan hahanap ka. Ano ba ang nagpapamotivate sa'yo? Ano mga reason? Now, listen to this. Para ma-motivate ka, ask yourself, bakit ba kayo nag-join sa Empowered Consumerism? That's the question. Kasi kapag kayo nag-join dito, because pinagbigyan mo lang yung kaibigan mo, yung upline mo, yung kaibigan mo, di ba? Pinagbigyan mo lang kamag-anak mo, kaya ka nag-join. Yung rate ng success, medyo hindi 100%. Kung kayo ay nag-join kasi may pera ka lang, sabihin, kailangan malalim. You must know your deepest reason, your compelling reason bakit ka mag-join sa Empowered Consumerism. Yun ang external. May nagtanong sa akin, Sir, kasi sabi ko sa mga downline ko, kapag kayo nahihirapan at nag-join ka sa networking, sa Empowered Consumerism, ano reason mo? Paano ginagawa daw Empowered Consumerism? Paano ginagawa ito? They always ask us, paano ginagawa? How to succeed in this business? It's very easy. Madaling aralin po ang marketing plan. Madaling aralin ang produkto. How? Mabilis intindihin yung how. But you know guys, kahit dapat natanong dito is bakit or bakit mo kailangan gawin? The why. Because the how will always follow if you know your why.
dapat alam mo bakit ka nag-join sa Empowered Consumerism. And huwag nyo lang gagawin ito dahil sa sarili mo. Kasi kapag ginawa mo ito para sa sarili mo at napagod ka, nahirapan ka, you can easily quit. You agree? Walang taong gusto mapuyat, mapagod, maguto, ma-reject. Walang taong gustong bumabad ng ilang oras sa pakikinig sa mga trainings. Especially, ang trainings nandyan lang sa laptop o sa cellphone. Pero gusto kong let me remind everyone na you are doing this not for yourself. Ginagawa mo to kasi ang internal motivation mo ay yung family mo. Stop nga to. Pakitype nga. Make some effort. Pakitype nga sa mga laptop o cellphone nyo. Paano sabihin nyo, basta ang motivation ko is family ko. My internal motivation is my family. I'm doing this for the love of my family, for my family. Kailangan i-type mo yan. Para ma-feel mo na nag-effort ka, nag-type dyan sa laptop mo o sa cellphone mo. I'm doing this because I love my family. Ang motivation ko ay pamilya ko. Kasi kapag pamilya mo, motivation mo, believe me, nobody or no one can stop you. Pag pamilya, pag-uusapan. Diba? Yung mga parents, mahapasin nyo. Dati, pag meron tayong mga, pag single pa kayo, imagine, pag single kayo, ang taong single, nagkatrabaho, kumikita ng pera, ano ginagawa? Ini-enjoy niya. Tama? Travel, kotse, lifestyle, shopping. Kasi single ka eh. Pero noong nagkaroon ka ng asawa at mga anak, especially nagkaanak ka na, nag-iiba ka na. Pag nasa labas kayo, sino unang iniisip? Ay, para sa anak ko to. Ay, para sa anak ko to. Minsan ka pag mag-travel ka, ako pag nag-travel ako mag-isa lang, hindi ko kasama ang pamilya ko kasi nasa work, ibang bansa. Ang ganda ng Europa. Ang ganda sa Dubai. Ang ganda ko sa Amerika. Ang ganda sa Canada. Ang ganda sa ibang mga bansa. Nagagandahan lang ako. Pero kulang ang saya ko. Alam mo, inisip ko, mas masaya sana ako kung nakikita rin ng pamilya ko yung nakupuntahan ko. Kaya ginagawa ko, pag may time, before, twice or thrice a year, we travel ang family. Are you with me? Going back again. Pag kumakain kayo, or bibibiling ka, meron ka ng anak, bago ka bilhin yung para sa'yo, isihin mo, ay, itong bibili kong sapatos, o damit, o rilo, o belt, o bag, para sa anak ko na lang. Di ba isusubo na lang ng magulang? Isusubo na lang, ibibigay pa sa anak. Sabihin, lahat tayo, mahal ang ating pamilya, asawa, magulang, at lalo ang mga anak. Doon kayo hukugot ng motivation. Kasi kapag ikaw ay internally motivated, kusa kayong gagalaw, kusa kayong kikilos. Guess nyo ba ako? Hindi mo nahihintayin pang sabihan ka ng upline mo, ng sponsor mo, ng mentor mo, ng coach mo, umating ka ng training, mag-recruit ka, mag-present ka, mag-bent. Hindi ka mahihintayin. Bakit? Because you're doing this, hindi naman para sa kanila, kundi sa pamilya ninyo. Doon ka kukuha ng motivation. One of my downlines, when I was still active as a distributor, siguro nahihirapan. Sabi sa kanila sa downline ko, upline, motivate mo nga ako. Nahihirapan ako eh. I-motivate ko daw siya. Ano ba sabi ko? Sige, bago kita i-motivate, mayroon akong question sa'yo. Ba't ka nga pa rin nag-join sa MLM o sa networking? Alam mo sabi downline ko, ay, upline. Okay na po. Motivated na ako. Kasi alam nila eh. Kapag nagtanong ako, ba't ka nag-join dito, re-remind sila, oo nga pala. Kaya ako nag-join sa negosyo nito, hindi para sa sarili ko, para sa family ko. Ladies and gentlemen, this is a very serious business. Gaganda ang buhay mo at ang buhay ng pamilya mo. Kailangan lang motivated ka. Kailangan you're always internally motivated. Kaya mo i-motivate ang sarili mo. Huwag ka na maghintay pa ng ibang motivation coming from other people. Itong ginagawa natin, dagdag ito. Ito po, just, kaya tayo may training just to remind everyone. Alam mo naman ito eh. Just to remind you guys. And last, another powerful word that I've learned from my mentor is the word mastery. Kailangan master mo to.
Tama, master mo ginagawa mo. Kasi pag master mo isang bagay, madaling gagawin. Master mo eh. Meron isang kwento dyan. I still remember one of my favorite kwento. I've heard this many years ago. Tama? Sa isang kumpanya po, very successful na company, parang factory, malaking kumpanya, everybody was got shocked because bigla na lang nahinto yung mga makina, hindi na umaandar. Imagine mo, million-million ang sales every day, tapos yung kanilang operation huminto kasi may mga makina na importante na huminto. So hindi pwede mangyari yun. So ginawa nila, sila po ay tumawag ng mga consultant. Tama? Yung mga nag-formulate, yung mga engineer sa ibang bansa pa. Yung mga engineer, arkitekto sa ibang bansa. Tama? Taga-Europa pa. Kasi yun ang mga gumawa ng mga makina. Tama? Tapos yung parang ganyan, di ba? Inaayos nila. Eh, bakit ano ba nangyari? Eh, kasi, sir, biglang huminto itong isang mga makina eh. Sabi nung pinaka-supervisor, hindi pwede yan. Pag huminto yan, walang production, malaking sales ang mawawala, malulugi ang kumpanya. Hindi pwede yan. Million-million. Ang ginawa nila, nagpakonsulta, tinawag yung isang expert, master, di ba? Isang master, paano gagawin, paano matutuloy ang operation nila. At nung dumating po, alam mo ginawa, humingi na lang open rin. Sabi niya, pwede nga dyang tools. Ha? Open rin, di ba? Tapos ikot-ikot siya, ikot-ikot. Kada ikot niya, umikot lang ng kung saan. Tagal, naglakad-lakad lang siya. Tapos meron siya nakitang motor. Bukas ng lens, in-adjust lang. Pagka-adjust na pagka-adjust, boom! Naggalawan lahat. Yung operations, tuloy. Tama, nag-work na naman yung mga makina. Tuloy yung operation, tumatuwa naman siya. Siyempre, business is back to normal. Tama? Tapos, sir, magkanong bayad dito? Alam mo, siningil niya? 1 million. 1 million. 1 million. Pesos na lang. Pesos. 1 million pesos. Alam mo, nagbulungan yung mga managers, yung mga supervisor. Ang lakas naman ng tumaningin. Ang lakas managa nito. Imagine mo, wala pang isang oras nang naglakad dito. Tapos, meron lang hinigpitan. Ang bill niya, 1 million. Para mong sober naman yan. Eh, nagtanong sila, bakit ba napakamahal? Eh, yan lang naman ang ginawa mo. Alam mo, sabi nung engineer niya, o yung mekaniko niya, sabi niya, yung expert na yan, hindi yung binabayaran yung ginawa ko. Ang binabayaran mo dito, yung expertise ko. Bago ko ito natutunan, nag-aral ako, experience ng ilang taon, nagsunog ng kilay, master ko ito. Hindi lang ito lang ang alam ko eh. Yung buong makina niyan, master ko yan. Pinag-aralan ko yan. Tama? It took me so many years, gumastos ako yung pag-aaral at oras. Meaning, parang sa atin. Minsan nakikita mo sa mga distributors, sa mga top earners, nai-inspire kayo. Grabe, no? Ang laki na kinikita ng mga top earners, mga upline. Huwag kayong maingit sa kanila, bakit ganun kalaki ang kinikita nila? Bago nila kitain yan, yung mga kumikita ng maayos na income sa part consumerism, ilang gabing puyat, pagod, gutom, ilang one-on-one, home party, rejection, tama, inaway ng magulang, hinabol ng aso. Guys, ladies and gentlemen, anong point ko? Kapag na-master mo ang negosyong to, dumadali. Madali na mag-present, catchy ng tao kaya kausapan kasi na-master mo to. Kaya namin kayo iniimbitahan lagi umattend ng mga company events, trainings, mentoring, meetings para lumalim ang kaalaman hanggat maging master mo. Ano yung mastery? When it comes to our business, ang mastery tinasabi dito, kailangan, ito yung negosyo mo. You must do your prospecting, invitation, present the business. Ano ang kailangan nyo? Follow up. Yan ang yung master nyo. Kailangan may prospect kayo. At ang prospect mo kailangan iniimbitahan. At kailangan pag inimbitahan mo, kaya mo i-present ang business. Present the products, the marketing plan. Tapos siyempre, pagka-present nyo, alam nyo how to close the sale. Ilang accounts kukunin mo? 3, 5, 7, or 15? Close the sale. At kapag na-close mo na yung sale, especially sa mga nag-pay in, naglabas ng pera, even single head, 3 accounts, 7 accounts, even 15 accounts, mas dapat mo siyang pinapalo up. Kasi minsan,
ang ipinapa-follow up nyo lang yung mga prospect. Alam nyo, mas dapat yung ipa-follow up yung mga nag-pay in kasi naglabas ng pera yan. Tama? If you will notice, minsan may pangyayari. Nagkataka ka, bakit biglang na lang nag-quit yung isang downline mo, ikaka-pay in lang? Kasi nung nag-pay in sila, natuwa kasi, na-excite, na-motivate, nag-pay in. Hindi alam na magulang ng asawa. Pagdating sa bahay, inawi ng magulang, inawi ng asawa. Nagpapaloko kayo dyan, scam yan, pyramiding yan. Eh wala pang alam yung downline nyo. Nagsisi, nag-away. Hindi na bumalik sa'yo. Yun ang reason minsan, kaya hindi na balik ang downline nyo. Why? Hindi mo kasi na-follow up. When you say follow up, once nag-pay in ang prospect ninyo, listen to this, your next goal as a leader, upline coach, kailangan nyo makilala yung asawa o yung magulang. Kasi yung asawang yan, yung downline mo, kahit nag-pay in yan at na-motivate ng gusto, tingin ko ha, kahit na-motivate ng gusto yan, listen, kapag nag-pay in, na-motivate ng gusto, tapos na-realize ako konti pa ang kaalaman at inaway na magulang o asawa, nagsisisi kasi hindi pa siya nakaready. Kaya importante na ipa-follow up mo yung downline mo. O downline, kumusta ka na? Kailangan ko ma-meet yung misis mo, kailangan ko ma-meet yung asawa mo para mas ma-explain ko sa kanila. At kapag pinalo up mo yung mga magulang, asawa, kamag-anak, mas yung prospect mo, mas dumadami sila. Hindi lang naman yung prospect. Alam niyo ba, hindi lang yung prospect mo, prospect mo. Hindi lang yung prospect mo, yung downline mo, ang kanegosyo mo. Buong pamilya, kanegosyo mo yun. So you have to follow up. And of course, especially this pandemic though, you have to use our products. Kasi po sa ginagawa natin, kailangan maging healthy tayo. Tama? Kailangan ba tayo maging healthy? So you use our products and also, we have to know how to share our business. Wait lang ha. Share the business, retailing, benta-benta. Pag nabenta mo produkto ninyo, lagi isipin, kaya mo siya binebentahan, hindi para pagkitaan. Binebenta mo siya kasi gusto mo rin siyang matulungan na maging healthy sa ating ginagawa natin. And training. Bakit importante yung training? Training is the backbone in building a network. Ito ginagawa nyo ngayon to, hindi ka lang nakaupo dyan para mag-observe o makinig. Inaaral mo ang negosyo. And last is prospecting. May kutang yan, prospecting. Kapag na-master mo yung prospecting, invitation, presentation, closing, follow-up, use and retail the products, the training, believe me, pag na-master mo yan, dumadali ang negosyo. Ladies and gentlemen, finally, ang sa akin lang, kumbaha ko sa mo ikaw, nag-umpisa pa paano mag-isip, at kailangan isihin mo rin na yung income mo kailangan equal ng network mo. Mas malaki income, kailangan malaki ang network. Kung bakit may sa meron nangyayari, yung income nababa, kasi yung network nababa. Kaya nangyayari yun, wala kasi kayong kaalaman. Knowledge. Mas okay pa minsan na madelay ang income, madelay ang network, basta importante lumalalim ang kaalaman. Foundation kasi yung knowledge. Knowledge, skills, and attitude. KSA. Knowledge, skills, and attitude, yun ang pinaka-foundation. Kailangan din, lumalaking income, lumalaking network, meron kang tinatawag ng leadership. Tama? Because you cannot lead your people kung wala kang leadership. And of course, values. We do not only teach people how to become multimillionaire. Kasi given yan eh. Yung values is very important. Kailangan magaling galing kang ehemplo sa grupo ninyo. Values. Tama? Aanin mo yung pera mo. Hindi ka naman kapanipaniwala ang pangit na ugali mo. And last, our character. Ito yung mga bagay na tinuro sa akin ng mentor ko, the late Francis Miguel. Balance lahat yan. And again, to all of you na nakinig ngayon, stay safe, stay healthy, and be wealthy. At abangan po ninyo, marami po kami mga preparasyon ng company natin para patuloy na suportahan kayo. We will lead you, we will guide you, we will inspire you, we will motivate you to succeed in this business. Empowered consumerism, this is like a plane of opportunity. I'll say it again. Empowered consumerism, it is like a plane of opportunity.
whether you join us or not, this plane of opportunity will surely fly. Kung lilipad pa rin pa ang pala ang embarkus brisi, sobay ka na. At kapag nangyari yan, ikaw ang next na magiging multi-millionaire. God bless everyone. Stay safe. Mabuhay kayo lahat. Power. Thank you.